Nagkaharap sa korte si Pastor Apollo Kibuloy at isa sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na muna'y biktima ng kanyang pang-aabuso. Not guilty ang inahayaang plea ni Kibuloy at mga kapwa akusado sa mga kasong human trafficking at sexual abuse. May report si Joseph Moro. Any message, sir, today of followers? Tatag lang. Yan ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta nang dumating sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Naghain ng not guilty plea si Kibuloy at apat na kapwa-akusado para sa kasong qualified human trafficking. Nakaharap ng mga akusado ang isa sa mga complainant na si Amanda, hindi niya tunay na pangalan. Sobrang saya po kasi hindi ko po inaakala na sa haba-haba ng panahon na nag-voice out ako, lumabas na po talaga at nag-arraign. Bata pa lamang daw si Amanda ng ma-recruit sa KOJC sa Davao. Nung una'y nagbebenta siya ng mga biskwit at nungungulekta ng donasyon para i-remit sa grupo. Pero kalaunan, napili siyang maging bahagi ng close-in pastoral na nagsisilbi kay Kibuloy. 17-anyo siya noong 2014 nang halayin umano siya ng pastor. Taong 2016, nakatakas siya sa tulong ng kanyang mga magulang. Alam ko po, marami pang biktima na lalabas. Maglakas na lang tayo ng loob. Sasabihin na lang natin yung totoo para makamit namin yung hustisya. Hindi pinagbigyan ng korte ang motion ni Kibuloy na mailipat siya sa kustodiya ng AFP. Pagkatapos ng arraignment, ibinalik si Kibuloy sa Camp Crame. Doon muna mananatili habang sumasailalim sa medical evaluation para sa hiling niya na i-hospital arrest sa Davao City. May kondisyong medical umano si Kibuloy. We cannot take hook, line, and sinker yung sinasabi nila na merong lingering illness or existing medical condition si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang order ni judge ay dapat siyang tignan ng isang government doctor po. Habang ang apat na kapwa-akusado ni Kibuloy dinala na sa Pasig City Jail matapos iutos ng korte. Maghahain daw ang kampo ni Kibuloy ng motion for reconsideration. Walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs, bawal. So, tapos siya lang mag-isa, at least may kausap man lang. Naghain din ang not guilty plea si Kibuloy sa isa pang kaso. Dito sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na harap sa kasong child abuse at sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy dahil umano sa pwersang pakipagtalik niya sa biktima na menor de edad pa noon na nirecruit din ng grupo. Online na naging arraignment sa kasong orihinal na isinampa sa Davao pero ipinalipat dito sa Metro Manila. Sa Oktubre ang susunod na pagdinig sa mga kaso. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Thank you.